Hello mga kaibigan, so pupunta pala tayo sa isang place dito sa Wawa Montalban Rizal. Pupunta pala tayo ng Wawa Mahogany Camp. Ito yung napili ko na place kasi it's near from the metro and accessible lang siya for everything. And aside from that, safe din siya sa mga babaeng katulad ko na pabebe. From Cubao, sasakay ka lang ng FX papuntang Montalban for 50 pesos and nandito ka na. So nandito na pala tayo sa area at nakahanap na din kami ng place na aming mapagstay. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at nag-set up na kami ng hamak namin at ang aming tarp. Tinuruan ko na din yung kasama ko kung paano ang tamang pagtali para naman may silbi siya sa buhay ko. First time pala namin mag-camp at kailangan namin kumilos ng pangmalakasan at bawal yung pabebe dito. So tip 101 lang pala doon sa may planong magka-camp na puro babae. Hindi naman sa dini-discourage ko kayo pero mas maganda talaga pag may kasama kayong lala. Aside for your safety, may taga-bet kayo ng gamit at may taga-tali din kayo ng tent. Pag puro babae lang kayo para may me time. So ayan pala yung kaibigan ko, nagpapaturo siya ng kung paano ang pagtali ulit. Kita kaming matapos and nagsiset up na kami ng aming mga upo. Dalawa pala yung dinala ko na upuan para may maupuan din na maayos ang kasama ko. Nahihirapan pala siyang magset up sa upuan niya kaya tinulungan ko na din siya. Aside from that, inayos ko na din yung table namin para sa social namin mamayang gabi. Finally, natapos din ang aming setup ng hammock at saka yung tarp namin. So ngayon, dali-dali naman namin kinuha ang aming tent para makapag-setup naman kami agad. So ayun na nga, nagpatulong na din ako sa kaibigan ko na ilatag ang tent namin para mas mapabilis yung pag-setup. Glad to know, willing to cooperate naman yung kaibigan ko. Binilisan na lang pala namin to kasi medyo madilim na. At nagulat ako sa pagbuklat ng aking flying sheet. Nasira na pala yung waterproofing niya guys at kailangan ng palitan. So tapos na nga pala kami mag-setup ng tent at ito na nga nag-prepare na kami ng pagkain namin. Bumili na din pala kami ng barbecue at ito yung dinadaanan namin para makapunta sa tindahan. Medyo madilim siya pero may mga ilaw naman siya. At safe din yung area kasi marami ding nagka-camp at may nagbabantay din na caretaker. May malapit na CR din siya at sobrang accessible for everybody. Dad, ito na, social time na kami. Konting usap-usap lang. So, ito pala yung pagkain namin, mais, tsaka saging, tsaka may barbecue, and everything on the table. Habang social time, ay naisipan kong ilibot ko kayo sa aming tent. So, ayan yung setup ng hammock namin, and yun po yung tent namin. So, di ko launan, habing masarap yung pagpuntuhan namin, ay may lumapit na aso at pusa. Binigyan namin sila ng konting blessings habang patuloy kami na nag-iinom. Then, after on, lights off na kami. Good morning mga kaibigan at umaga na talaga siya. So nandito lang talaga kami sa hammock at binidyohan ko yung paligid namin. So yung mga kapitbahay namin na mga campers ay gising na din. Sobrang sarap sa pakiramdam yung pagising mo nasa ilalim ka ng mga puno. At sobrang nakaka-relax siya at nakaka-refresh sa pakiramdam. Hindi mo na kami bumangon kahit tanghali na kasi dinaramdam mo na namin ang nature vibes talaga. So ayan kaya video-video na lang sa mga kapitbahay na tulog pa rin kasi lasing kinagabihan. A few minutes, nagyaya na yung kaibigan ko na magluto na daw siya ng pancit canton. Pancit canton on the go muna tayo kasi hindi pang malakasan ang lutuan natin. So wag coaching, itutour ko kayo dito sa setup namin. Ayan yung setup namin, minupala namin yung tent namin kagad. And ayan, nagluluto na din talaga kami. So tapos na kaming magluto and ayan na yung pagkain namin. Malakasan talaga ang camping namin. So ngayon, dahil hapon na, naisipan namin na maglakad-lakad papunta at sa doon sa taas. Naghahanap pala kami ng tubig na pwede namin pagliguan doon sa pinakataas ng ilog. Pero ang nakita namin ay puro tuyo na siya at wala na pong tubig na nakikita. Ganun pa ba, nagpatuloy pa rin kami sa aming paglalakad kasi nabighali kami sa aming mga nakikita. At this time, may nakasalubong ako ng dalawang lalaki na nagtatanong ako kung may tubig pa ba dun sa taas. Kasi sa akin, hindi nadawala na daw tubig sa taas. Pero hindi ako naniniwala at patuloy pa rin kami nakasama ko na maglalakad. Pero yun na nga, tuyo pa rin siya. Medyo nawala na ako ng pag-asa kaya nag-iisip ako na babalik na lang sana kami. Bumalik na lang kami sa aming nagitnan at ito na nga din guys, maganda pa rin yung view na aming nilalakad. So yun po siya, puro sobrang nature-nature vibe. Nandito na pala kami ngayon sa aming, sobrang napagod ako sa paglalakad kaya pag malakas ang duyan-duyan mo na ako habang nag-ride. Sakto, malakas yung hangin kaya binigyo ko kasi sobrang na-appreciate ko kanila. Init na mainit kasi ang paglalakad namin din sa paghahanap ng tubig. Alas 5
ko na pala guys na kailangan na namin umuwi kasi may trabaho pagbukas. Ayan, nag-aayos na pala ako para makauwi na kami. Pasensya na sa jacket ko na sobrang orange na orange pala tayo. Hindi ko alam bakit tutok na tutok sa akin yung camera. Pala yung kasama ko, nag-aayos din siya. Ewan ko ba bakit girl na girl. And ito na guys, pauwi na kami. Sumakay na kami ng baka para makauwi na kami sa amin. Sunset na din siya and perfect time kasi hindi na mainit yung panahon. That's all for today. Thank you for watching.